gana tong Eve. At malalaman natin yan sa game na to. Sa mga nanonood, kahit sa TikTok o sa YouTube, may TikTok Goodie Bag Lord at Guessing Game. Mag-ready na kayo, it's game number 2. Makakabawi ba ngayon ang Blacklist International or didiretso ba ang momentum ng Fnatic Onyx Philippines? Eyes on the jungler. Oh, may kita agad. Oh, ayan. May ice na agad si Escalera. Escalera. Ina-ice-ice baby si Sinsui. Dati niyang ano yan? Ah, wait, sorry. Si Sinsui ay dating teammates ni Super Prince pala. Si Super Prince, yes. Anong season nga ulit yun? I think that was a season 10. 10. O, di ba sabay pa tayo? O, yeah, Pierre. Magwapira niya. Wow. Oh, sige, mamaya na lang. Hinahubol talaga niya eh. Mamaya na lang, Chantel. Huwag ka mag-alala. Tatlong appear tayo. Oh, di ba? Well, speaking of the appear here, ito na nga yung appearance ka na ginagawa ni Escalera. Nakita nga nila si Haji. Aray. Okay. Tinupok? Okay. Tinutusok. Tinutusok lang ni Sinsui. Remember, high win rate din si Sinsui sa Predrin. So, mas confident siya dito. This was their first series na gamit na gamit niya. Hindi natin nakita si Arlott for like ilang games. Oh, binaban eh. And sobrang importante din talaga in case of team fights. Kasi if kanina kung pag-uusapan din natin how that Eve went, pinag-uusapan mo on paper na hindi nga naging effective yung naging choice ng Eve on some teams, on some games. But dahil na nakuha nga nila dito yung zone, pwede. Because there's what I'm looking at is the Eternal Guard na pwede makapag-counter din once mag-RWM. Oo nga eh, madaling pang-agot, no? Oo. Ay, by the way, yung build ng item dito ni Kenra, nag-leather jerky muna tsaka dalawang kuchilyo pang attack speed. Oo, kailangan niya para mabawasan yung damage output ng isang Clodiwaps. Pero eto nga, ramdam ko sa Onyx yung pindot kasi remember, ganitong-ganito din yung situation nila noong Season 12 na kung saan mas nakakaangat sila sa Blacklist International. And mind you, magiging yung history ng mga new members ng squad na to. Ay, gusto rin makapasok agad sa playoff. Jem Colado, Jem, Dragon Tail. Ay! Counterplay from Jem. Pero naka-out si Edward using the ultimate. Oh. At okay, Mage. Real world manipulation. First objective, kuhang-kuha ni King Kong, Fnatic Onyx Philippines. Okay, so maybe this place with the area of effect na pwedeng gamitin ng isang Eve. Real manipulation na walang pwedeng makalapit. Also add slow na pwedeng lumapit sa turtle. At saka para meron threat pa, di ba nakita natin, grabe yung pagsuwag ni King Kong kanina para mas hindi pa makalapit dito yung mga kalaban. Oy, wait lang. Oh my God, Haji. One half HP. Biglang nag-call na dito ng Flicker na ang Fnatic Onyx. So alam nila na medyo ma... mawawalan si Haji ng konting ump-ump ng confidence without that flicker, lalo na ito level 4 na rin siya. Well, speaking of hero matchup, Edith 75% win rate with games played 4 against Luzong. So nagkakataon nga ng mismo contention on how backline is so important even sa side lanes ngayon. And we're looking at the story of these explainers, Jem and also Edward. Kanina muntik na rin siya dito, pero the response of how Arlott or even Escalera wanted to aid the guy na pwede mo kuha si Edward, ang bilis nila umikot. Kaya ano din, iniikutan din talaga ni Escalera kasi alam nila yung difference nung dalawang heroes kasi yes, meron nga siya Arsens, pero meron kasi namang Primal Wrath dito yung isang Edith. Nanakaw pa ni Kelra. Crucial yun ha. Medyo dama mo yung taas ng crab coin lately. Sarap kunin yan eh kasi minsan umabot 140, 150. Bilang gold laner? Oo, syempre naman. Jackpot yun eh kasi kung gusto mo ng damage, kunin mo na yung gold. Oo, kala mo nakakuha ka ng hero. Anyways, doon mo nga masasabi na itong Fnatic Onyx ay larong-laro. Okay, yun ang slash in, final slash in. It rhymes. Parang ganun pala yung play na gusto gawin na dito ng Onyx final slash tas diretso real world manipulation. Sa loob, no? Oo, kita nyo. Parang almost sabay yung pagkakakast ng mga skills. But by the way, good flicker para dito kay Yui kanina at nakatakas siya. Oo. Yun naman yung sinasabi natin na afternoon hindi continuous yung crowd control. Just looking at that play, no? Ang hirap din eh. Madami kang pwedeng ma-force out sa Blacklist International, kung paano nila sinasabay yun. Either you will commit or not. Kasi yun yung time na pwede kang mag-back away. At yun yung time na pwede din mag-follow up si Keller. Again, pwede i-amp up ng Fnatic Onyx kung paano siya nagsimula. Okay. HP on the turtle. No final stats. Nakita to ng side ng Blacklist International. Napagamit na ng entropy si Keller. Pasok ngayon si Escalera. But King Kong will take the Beyblade Retribution. Pero pulado si Escalera. Ho-Web will take that kill. At ngayon lang natin narinig ang side ng Blacklist International na nag-cheer. Kasi finally nakakuha sila ng magandang opportunity. Para kunin pa ang purple na to. Verify niyan si King Kong. Masyadong napalalim. Tingnan natin sino makakuha ng purple. Nakaw ba? Mananakaw nga! Sinsui confirms it.
alam nila kasi na nagamit na ni King Kong kanina yung retribution. So, diretsuhin na lang din na para makaagaw doon sa ibang objectives. But yeah, for Black Ops International, good call for them. Now, for Fnatic Onyx, kailangan sila, silang maging maingat ngayon. Kasi ramdam na natin yung sustain or yung motivational roar ng isang Minotaur. Kaya naging mas matagal dito yung Blacklist International pagdating naman sa mga team fights. Tsaka, hindi to kagaya ng Mage kanina ng side ng Fnatic Onyx na Luyi, nadama mo kagad yung early game damage pag nag-combo. Sa pagkakalam ko kasi, ang hirap mag-scale ngayon ng Eve talaga. Kaya lang wala sa meta eh. Tapos kailangan mo pa yung sucks. Kailangan tumatama pa yung mga skills mo from time to time para talagang mas mataas yung or mas madami yung pwede mong ipitek pagdating doon sa real population. Pero nakita naman natin para dito sa dalawang marksman natin. Meron naman na silang core item actually. So ang pinakakailangan na lang gawin dito is wala silang ma-miss out na resource like minion wave para hindi sila magkaroon ng gap. Sabi ko na pinanood mo doon na yung Eve, nahihirap pag-scale. Kinalang heavy spin, kumukonect. Kalate po, NSC, suwi dito. Oh! Hindi siya nakapag-ulti. Wala siyang makuha ditong lifesteal. Pero buhay pa rin na nakapag-u. Ang unat, pare. May shield, may shield. Nabuhay siya. Masyado siyang natulak ng heavy spin. Hindi ko alam kung tumama mo yung mga skill ni Super Prince. Oh, parang medyo nagkaroon sila ng miscalculation ng moment. May hindi na rin na slow. At si Haji nakuha na doon si King Kong. Haji, getting the kill. Oh, Ohem with the BMI. 1v1. Alam natin, gusto natin makita yan. Ay. Vintage Ohem Gelra. Mainit ang mga goaltenders natin. But for Black Knights International, maganda dito na nakakakuha sila ng turtle objective. Parang nagpapalitan lang actually ng rotation tong dalawang teams natin. Nag-ayos ng opo si Gelra dito right after that turtle. Meaning parang sinabi niya, okay, wait lang ha. Ayusin ko lang yung buko. Paano? Okay, wait lang ha. Ayusin ko lang ang buko. Narinig niyo ba yun? Oh, narinig ko eh. Umaabot pala sa'yo. Wow. Yung paano nga sila nag-adjust doon? And looking at how the items is going with Kela. May dalawa na yung Addison Tell. May Salium Scythe na siya. Yes. Salium Scythe. Halos parehas lang yan eh. Oh, parang nakaiba lang magic item yung isa. Parang same lang din sila. Pinagkaiba lang. Isa magic, isa physical. Conceal double. Oy, makikita ni Sinsui. Oy, binanata niya. Oy, walang takot. Oy, kuya mo ano? Kuya mo Sinsui doon ah. Oh, so nag-flicker out doon si Escalera sa may Little Wanderer para meron pa siya isang dash. So, yun pala yung naging strategy niya ng moment ngayon. So, mainit ngayon. Fresh start for Blacklist naman sila. Very little versus Fnatic Onyx. And kailangan mag-regroup ngayon ng Fnatic Onyx dahil ang pinupressure yung bottom lane. Tinaming hits ki Oheb. Nice defense. Blacklist International slowly getting back the lead. May nakuha na Torres sa taas. Ayun pala. May nakuha din Edward doing the busy work din. Also clearing the wave. Again, babalikan natin let yung Eve. Yun yung sinabi naman natin na sa pag-Edith, parang meron ka rin marksman. Kung na-defensahan man dito ng Fnatic Onyx yung Tori kanina sa baba, nasira na rin ulit ngayon. At may ibit si Yue. Si Yue ang target ngayon ni King Kong. And finally, nakakuha sila na magandang combo with Super Prince. Pero okay, hindi enough yung Abrasion Strategy to win to get the damage. But yung onward shadow ay nandun. Ang dami nagkakatalunan. Matagal pa ang bago taon. 3-4-2 situation. Gem. Mulado ngayon. Ay! Si Gem. Tumatakbo ang dragon. Tinatakbohan yung Lord. Ah, pero nandito pa rin si Edward. Papalagpa si Edward with the robot. Okay, ay, Flicker! Woo! Grabe, pala Gundam. Gundam Zero. From Agent Zero to Gundam Zero. Gundam Gaming, nanood ka ba nun? Edward with the play. Yun na yun. A very risky, calculated reward. And yun yung magugustuhan mo kay Edward. Kaya siya pinansag ang Agent Zero. Yung mga risky plays niya. Tandaan natin, nagkaroon ng meta na yung XP lane kailangan makunat. Pero sabi ni Edward, wala naman sa kunat-kunat yan. Nasa galaw. Oo, oh, nasa damage din yan. Oo, oh, okay. This time, 1.6k lamang na Blacklist. Pero online na si Edward Balboa mo. Oo, oh, meron din siyang Radiant Armor para dito sa ating game. Kaya din na matapang na din siya na pumasok anytime plus the Dominance Ice. So for Fnatic Onyx, kailangan silang masecure to Lord na ready din ng Blacklist International para mag-contest. Ready mag-endo si Kendra dito. May nakam na gagawin si makakuha ng Lord this time. Si Kelra, at tinakita na nga natin yung real-world manipulation kay Super Prince. Pero umiwas doon si Lumahabol, lumahabol. Sige pa rin pa sila dito, mayroong tower. Pero ang ganda na pasok ni Gem. Let's see Blazing 2 para kay Kel 1. Pero hindi enough yung damage output. Nakapag counter go. Wow! Ang Fnatic, Onyx, at yung dragon ni Gem ay nandun na. US, tingnan natin. Pero ganda ng taunt. Ang ganda ng counter go. Si Gem Zoe, sinalo na lahat. Sabay ginig, patay yung dalawa.
sobrang ganda na din palitan doon ng Blacklist International. Kung akala mo wala na pagkakataon para makakuha ng Tonsin Sui on making that work, doon mismo si Yuen Aven Haji save getting that kill sa Fnatic Onyx Philippines. Akala natin Fnatic Onyx yung alamang during that time. Masasabi ko lang, beautiful ML in the words of Wolf. Oh, beautiful MLPB. Kasi medyo nag-overextend dito yung side ng Fnatic Onyx during that time. Pero nababawi pa rin naman yata nila. Ay, grabe naman yung palitan ng dalawang jungler. Cyrix laban kay Stephen Castillo. Okay. Super Fit Flicker out, real world manipulation. Laban na lang ko, entropy para kay Kelra. This time, bumabanat na si Kelra doon sa banda likod. Pero Escalera, sasaloy niya yung mga thought. Ang kunat mo, Stephen Castillo. Sinsui, again, soaking everything. Dito na binubuo sa atang Fnatic Onyx. Kailangan din kasi kuya ni Sinsui yun again. Ayun na. Ay, lang. May call. Heavy spin. Ano kong flicker? Don, nasa loob na tori ngayon si Jem. Tagilid. Pwedeng humabol dito ang Blacklist dahil nagamit ang ibang mga skills na Fnatic Onyx. Flicker out, maghabol pa si Sinsui. Sinahabol talaga. Entropy. Entropy. Entropy out. Eto na ang Dragon. Ay! Petrify on the tree. Pero si Edward, sino ba ng armor? Tingnan natin. Blazing 2 para kay OM dito. Kay OM. Si OM. Ay! Kill 1. Hinarap ni OM. May Lord kasing maano eh. May mini Lord eh. May EG Boy. Habang sabi ng Blacklist International, kalma lang. Entropy na naman si Kelra. Amba laban sa Amba. Grabe yung, alam mo yung mga tropa mo nag-aambahan. In and out? In and ambahan lang. Hawakan mo nga sa tenga, hawakan mo nga sa tenga. Sige nga, ikaw nga. Grabe yung naging laban yung walang naging casualty. Nag-exchange lang talaga kung sino talagang bibitawan o sinong mismong magbiblink ka agad. Pero walang naging problema din doon yung Fnatic Onyx Philippines. Ang galing ng Fnatic Onyx Philippines doon. Masasabi ko, iniwasan nila yung ano, iniwasan nila yung iwas po soy sila doon. Kasi kamunti ka na yun, nice usage of the red tree ni, I think, if I'm not mistaken, nag-redis King Kong just to slow someone. Or kung hindi man, basta may na-slow. Naramdaman kasi nila nahahabulin anytime eh. So, naramdaman din nila na parang pwede yata. Pwede. Feeling ko yung comps nila doon kung mapapanood man natin yung replay. Sige nga. Ay, huwag na pala. Huwag na, hindi pala kaya. Parang ganun na yung nangyari. Pero makikita natin dito para sa Blacklist International. They are on the lead in terms of a gold. Pero si Escalera meron na nga big armor. So, expect either naharapan niya dito. Kasi si Ohib. Oo, si Ohib. Actually, pwede niya rin harapan si Edward. Kasi may damage din na binibitaw pag naka-primal rush dito. Yung Speaking of damage, Super Fizz and Kelra, ang kailangan bantayan ng Blacklist International, yung lockdown, yung combo ng Eve, at mismo ni Escalera, sobrang deadly. Na kailangan nila tingnan kung sinong unang lalapit. Deadly magic damage yan. Nakita mo yung burst damage si Kelra, yung ginagawa niya, entropy superposition, yung ginagawa niya pampok. Kakalahitiin niya lang yung ano, kalaban niya. Eto na. Eto na ang Filipino Lord Axe! Dragonin, sino ba ang kuha si Kelra? The Filipino Savage! Pero ka-counter ko ngayon, ang 1.3k na kalamangan ng Blacklist International. Blazing 2 wala tatamaan ngayon, tumatapos ng Super Fin. Sumulutang pala! As Fnatic Onyx will respect Blacklist, pero makakalera si Kelra dito. Nakuhuli ka! Naman, madadudge mo ni Kelra, mabubuhay ba siya? Hindi na! Huli ka, pero di ka kulong! Pero ang dami mga skills na nagamit, by the way, during that time. At nandito pa rin si King, sa may middle lane, makakapag-push ng Tore pala si Kelra dahil nakafocus yung defense kanina ng Blacklist dun sa may bottom lane. Si Escalera pala yun. Si Escalera yung nag-buy time. At nararamdaman natin ngayon ang damage ni Kelra with this Nathan. Entering also late game na rin. So ito yung kailangan din nila abangan. Sino pong pwede makapagsukop ng damage na ito dahil hindi ka nagagamit dito ni Kelra ang entropy para mag-change position kahit ka mismo yung purify. So sobrang calculated nila yung frontline na kaya nilang isukop lahat ng Blacklist International. Sumasakit na sila, no? Nagkakascaling na yung Fnatic Onyx. At nararamdaman mo na yung damage out ni Kuya Kelra. Great movement mula kay Escalera. Nalituhin na lang yung Blacklist International para malito, i-pick off na lang siya at makakuha ng space yung Fnatic Onyx. Tsaka dahil dun sa space na yun, nakasira na ng Torres sa may top lane. At may kita natin dito for both teams ay parang inaabangan na lang nila is yung kung kailan sila magkakaroon ulit ng opportunity to have the team fight, which is doon sa may mga Lord Pit. So for gold laners, halos pantay actually, pero mas madami nang nakukuha dito na creeps or minions actually si Kelra. Well, Oheb also getting all the gold cards against Nathan.
So possibly making the possible winning condition damage. Again, yung BMI and Blazing Duet. Ang pwede makapagbabad sa backline ng Fnatic Onyx Philippines. Yun yung pinaka-problem na kailangan nilang gawin. Okay. Dahil nga, paano mo nga ipipenetrate? Sobrang, hey, oh my goodness! Galera! Pwede ni burst down si Edward dito, makakapag-undivide pa. Si Edward hindi na nga nga. Ay! Ngayon niya lang pinak dito. Ngayon, nag-back ang Fnatic Onyx. Pero nakita mo kung gaano ka-dangerous yung combo. Humarurot si Escalera na mula. Yung si Edward slash. Grabe din yung naging gulat nila doon. And they forced Blackash International na mag-respond ka agad. At saka nung moment na yun, meron pang nakuha na flask of Oasis si Haji. So tumaas yung heal. Kaya din na-sustain dito after the flicker from Edward. Pero may added damage naman ngayon for Super Friends dahil nakabili na rin siya ng another item para sa kanyang Eve. Sakit so na. Expect na... Meron, since merong Ice Queen 1, okay, matagal natin hindi nakita si Ice Queen 1, meron pang counter doon sa Spell Vamp or any life steal. At zero. So talagang ang gusto mangyari dito na side ng Fnatic Onyx is to create a space para gagawa sila ng boxing ring. Oh, super lagkit na niyan. Super lagkit na niyan. Pag nasa loob ka niyan, talagang para kang nasa Kumunoy. Hindi ka makakagalaw. Grabe yung Void Crystal. The potent scorch damage na meron ngayon si Super Friends. Init lamig yan eh. Ice Queen 1, tsaka yung Glowing 1. Naka-glowing 1 ba siya? Oo, naka-glowing 1. Bakit naman ang panahon na yun? Init lamig. Mas madong ka niyan. O kaya kung... basta yung Ice Queen 1, alam mo na yan. At nakuha nga dito ni Super Fist ang Little Wanderer. Okay. Heavy spin. Entro ping in. Pasok ngayon si Kelra. Nandito sa Escalera sa panalikod. Binabanatan si Yuwe. Yuwe binablicker in. AG Boy tatamaan si Kelra. Kelra is down. Escalera is down also. Masyado na malalim ang side. Fnatic Onyx sa point of lang kasi international ngayon ang alamang. At Black List will now transition into the Lord. 9-5. Free reign ng Lord para sa Agents. Grabe yung ginawa ni Yuwe doon. Tinarget siya ni Escalera. Pero nakita niya yung opportunity na ilatag yung internal guard para mahanap yung mga back laners dito ng Fnatic Onyx. Kaya nagkaroon sila ng space, nagkaroon sila ng entry point kung saan sila magkakaroon ng play against Fnatic Onyx. The second item on the Blood Wings, nakapagbigay ng extra protection for this Vexana. Grabe. Na pwedeng bumabad. At nagawa talaga niya yung pwede nang i-hold against Fnatic Onyx Philippines. Okay. When the defense ngayon ng kupunan ng mga Sonics, pero madaya pa rin kailangan gawin. Meron pa rin mga Tory ngayon. Huh. Ang black and yellow. Well, now, Fnatic. But kailangan nilang gawin dito? How do they want to equalize now the waves? That means even the defense na meron sila ngayon with this damage. Pero kasi yung Fnatic Onyx, meron din silang damage eh. Parang nagiging crucial lang para dito sa dalawang teams natin is kung kanino yung mas maganda na follow-up doon sa initiation. Kasi diba, nanalo kanila yung side of Blacklist International sa teamfight kasi hindi pinansin ni Yuwe si Escalera. Nag-flicker siya, tapos nilatag niya internal guard, hinayaan niya na si Escalera. Tapos nag-shift yung mga kakampi niya, focus fire kay Escalera, the rest focus doon sa na-setupan ni Yuwe. Tinarget siya ni Escalera, no? Pero ganda flicker para kay Yuwe din and yung damage output kailangan din i-respect. This is Blacklist International getting the lead and feeling ko naginit ang Fnatic ko ni kailangan nila mag-eatbogey dito kasi nakakailang teamfight na nalulugi sila eh. Nakakailang teamfight attempt eh, di ba? Nakakala mo makakapatay sila but the problem nai-heal ng Minotaur. Oo. Malaking bagay talaga yung pagkakabuild kanina ng Flask of Oasis. So ngayon for Blacklist International, edge nila is mas matagal sila sa teamfight because of the sustain. Meron pang immortality dito si Essentially. Ngayon naman for Fnatic Onyx, scaling yung Nathan nila, si Kenra. So mabilis lang para sa kanya. Meron pang Blood Wings ngayon. So may shield. May shield. So mahirap siyang targeted ngayon. Kailangan ma-protectahan nila dito si Kenra and at the same time, makapi na rin nila yung inward manipulation naman ni Super Friends habang nag-free hit dito yung Nathan. Yun yung naging problema din ng Blackash International early game, yung soak up. Yeah. Pero ngayon, sobrang confident nila na bumabad in terms of the poking capability na pwede gawin ng Fnatic Onyx Philippines once they want to force something out of this composition. Kaso nga lang, they might be now in the danger of defending this base habang kini-clear ngayon ng Blackash International pwede lang magawa for this one. Ang ginagawa ng Blacklist, umaalis lang din sila dun sa real world eh. Nagigets nila eh. Kapag doon tayo lumaban sa real world, tagilid ang Vapor. Oh. So I think kailangan magamit ng tama yun ng Fnatic Onyx. Pwedeng hindi pang kill eh. Pwedeng pang zone lang. Oh. Kasi, parang,
From the moments of the early game, ang ginagawa lang talaga dito ng Fnatic Onyx Philippines, the, I call it the lockdown against strategy, kung saan paano biniblend ni Escalera yung final slash and mismo sa real manipulation. Sobrang lakas na lockdown yun. So kung marerespeto dito yun ng Black Shield National, again, we're on to the late game. Ito yung power spike ng isang Nathan. And if you want to capitalize on this once again, kailangan maging tama yung position, even yung pag-layer ng skill player nila. Sakto-sakto sa sinabi ng dalawa ni Manjin, kasi parang nagiging struggle ngayon for Fnatic Onyx. I think na yung pinaka-concept nila dito is Escalera, magpa-final slash siya habang naka-real world manipulation, parang ihahatid ka doon. Tapos palalalimit ni King Kong with the heavy spin. Pero nangyayari, yung nata-target nila, hindi nila na-secure. So kailangan nila ngayon ng proper layering of skills. Dahil sinisimula na ng Blacklist dito yung Lord. Onward their chatter! First and down! Si Escalera na Blacklist International! At ngayon alam nila na kulang ang Fnatic Onyx 4-on-5. Magki-clear na lang si Kelra. Kukontest ba to ng Fnatic Onyx? Medyo mahirap para sa kanila, not unless mahirap lumapit dito. Mukhang hindi, bigay ito. Tsaka kung may Cyclone Eyes, siguro pwede ipilit ni King Kong. May Cyclone Eyes na si Diretso Heavy Smith, pero dahil wala, makukuha dito ng Blacklist yung Lord. Sobrang ganda ng position doon ni Edward. Finding Escalera. Again, naka-immortality din yung Edith na to. So with all means necessary to take him down, ginawa ka agad ng Blacklist International. Slowly, we're rising up to 72% real-time win rate for the code. Sobrang galing ni Edward doon sa play na yon. At ang daming mga play na siya yung nagsisimula, no? With this immortality. Ang hirap patayin niyan. Maiilang ka kung igugo mo ba yung isang edit eh. Gamit na gamit din dito ni ano, kabisado ni Edward na naka-quantum charge siya. Talagang nag-front niya dito against the players of Fnatic Onyx. Tsaka alam niya dito na ang taas nung balik buhay na concept. Kaya since yun nga, nabagit ni Majin, mayroon immortality. Grabe yung lifesteal mo. So bakit hindi na lang ituloy-tuloy? So parang dalawa ngayon yung masakit sa ulo ng Fnatic Onyx. Kasi parang dalawa yung damage dealer. Aside from itong Vexana. Tama ka nun. Kung ganoon ka sakit ng ulo, kailangan ng paracetamol for this one. Dahil kailangan nga nila susunan nito, may Lord po sa taas, may wave na papasok din. So, depends if Blacklist will push this occasion. Entropy out para kay Kelra. Papasok na yung Lord dito. Ang hirap na entry ito, kasi this is still a Nathan. And this is also an Akai that can push out the minions. Disiplina muna ang Fnatic Onyx na alam nila na kailangan nila magstay sa base na to. Parang inaantay nila na merong mag-asimag para dito sa Blacklist para naka-ready doon yung heavy spin ni Kiko. So expect natin na probably ang next team fight natin is if ever na umamo tayo sa another. Pero ipipilit yata ito ng Fnatic Onyx. Nakuha yung purple despite the Void Crystal na para dagdagan ng damage doon. Now finally just clearing the waves. Kelra, now, habang makikita natin items early on, ito na ito yung moment na either pwede maging laban either any of which wants to mag-commit na error. Tama ba, Chantel? Oo, kasi almost full item na yung mga players natin. Actually, nakabili na nga ng potion dito si Kelra. So it's go time na talaga. Equilibrium, ika nga. Pagkakas sa game. Kasi 23 minutes na tayo sa game. Make note, dyan bumili na rin ng Blade Armor. So, ang pinaka-crucial dito is yung mga spells like yung Purify and even yung Petrify. Kailangan mahuli ni Gem or kailangan ma-force muna yung Purify bago magamit yung Petrify. Ang dami nangyayari sa laban na to. 23 minutes na pala. Kung titignan nyo nga yung oras, parang magsasara na yung mall eh. Sarado na yata. Sarado na pala. Hiling ko nga eh. Buti. Sarado na best. Pero tropa natin yung mga yan. Kaya nandito pa rin tayo. Bili ko midnight sale eh. Midnight sale, no? Shoutout pala kay midnight. Bili ko pwede mangyari. Kung mag-extend tayo dito. Habang nakikita natin yung laban na to, because the damage dealt of Super Friends Ken and Kelra, ito yung combo na dapat talaga respeto kanina. Yung lockdown na pwede gawing combo with this kind of composition. That's yung threat eminent pa rin. Oo, may threat pa rin talaga yung Fnatic Onyx dito. Kaya super careful ang Blacklist International. Pero grabe mag-zone si Edward. Oo. Tapos kapag ano, Gundam Zero mode naman siya. Gundam Zero? Tatlo naka-immortality para dito sa side ng Blacklist International. Nice positioning kay Escalera and Gem. Kailangan itago nila kung saan manggagaling si Kenra. Si Gem for sure magdadragon na to in a while. Kung Dragon mo rin, Trico combo with King Kong. And again, nakita natin kung paano na-utilize ni Kelra ang entropy para makuha ang isang objective. No, kailangan nila makita ng opening. It's the backline. Lamang yung Blacklist sa Shove. Lamang sila sa mga minion waves. Nakaangat sa kanila. Lumagpas sa river yung kanila. Oo.
So in a way, may advantage lang in terms of the control of the map. Nakulta si Kelra. And Jem with the dragon. No, okay, knock-up. Coming out from the Lord itself. At ngayon si Haji Mamgod. And Blazing Duet para kay OMG. Tumatakbo na sila. Super Prince si Kelra. Tumatakbo. Pero boom. Napakasakit si Yue. At kung sumigaw yung Yue Vance. At kitang-kita mo naman the massacre. That's it. Naginawa ng Blacklist International. Four heroes down. Meron pa minion wave yung Blacklist International dun sa may top lane na. At pwede din tapusin ang Blacklist International ng game na to. With Gem left, Blacklist International finally getting back on their feet, taking game number two. Reset game for Blacklist. And both of the squads, kitang-kita mo naman, game one and game two, parehas na games ay nakita natin na hindi naman one-sided pero may nagpipavor, kumbaga, sa isang team. Game one was